Magandang araw, CCF family. Ako po si Teacher Morris from Next Gen Children's Ministry at kasama ko po si Brother Paul De Vera para sagutin ang ilang mga katanungan para sa Sunday Fast Track. Brother Paul, ano ang maaaring ibigay natin na katiyakan o assurance mula sa Diyos sa mga taong dumadaan sa matinding pagsubok o nakakaranas ng depresyon? Nako, napakagandang tanong niyan, Brother Morris. Alam po ninyo, kailangan ipakilala natin sa kanila ang ating Panginoon. Kadalasan po, kumakapit tayo o yung mga taong naghihinagpes o may nararamdaman ng mga ganitong klaseng depresyon, ang hinahanap po nila ay pag-asa. Pero bukod po sa pag-asa, naghahanap po yan ng pag-aaruga, pagmamahal. So kung kilala nyo po ang Panginoon, alam nyo that He promised that His presence will be with us. Alam nyo rin po sa Biblia, tuturo nyo po sila, God is close to the brokenhearted. Diba? Yung mga ganung encouragement po, pwede nyo silang ipakilala sa Panginoon in that way. Sabihin po ninyo, alam mo, marami kang pinagdadaanan ngayon, pero parang feeling ko mabigat. Kala mo, hindi mo kaya. Kaya ng Panginoon. Kaya ng Panginoon, namatay nga siya para sa iyo eh. At nabuhay rin siya para sa iyo. Sasamahan ka niya. Assure them of God's presence and that will spell the difference sa buhay po nila kahit sila po ay may iniindang problema. Salamat, Brother Paul. Para sa ating pangalawang katanungan, masama ba na ang isang mananampalataya sa Diyos ay walang peace o kapayapaan sa Kanya? Hindi ko masasabing masama, pero ito ay isang bagay na dapat questionin mo. Kasi kung ang paniwala mo nasa Panginoon ka, kailangan buo yung kapayapaan sa puso mo eh. Diba? Hindi pwedeng wala yun. So kung pwedeng ang mangyari, kaya wala kang kapayapaan, wala kang kasiguraduhan, either hindi mo siya tunay na kilala o hindi ka tunay na nakasuko sa Kanya. Yung mga tao pong may peace of God ay totally, unrelentingly surrendered to God. Tiwala sila kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, bagyong dumating, tiwala silang kakapit sila sa Panginoon at itatawid sila ni God. So kung hindi ganon yung klase ng pananampalataya mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Pwede ka lumapit kay God at pwede mo sabihin, God, help me. Help my unbelief. Help my faith. Strengthen my faith. And allow me to have that unquestionable peace. Yung peace na yon we get from Jesus Christ. Kung kasama mo si Jesus, hindi ka pababayaan. Wow! Salamat, Brother Paul. At para sa ating huling katanungan, maaari bang mapunta ang mga sanggol o ang mga may kapansanan sa pag-iisip sa langit, lalo na at wala silang kapasidad upang maintindihan at tanggapin si Jesus sa kanilang buhay? Alam mo, itong mga klaseng tanong na ganito, wala ho tayong konkretong sagot na makukuha sa Biblia. Kaya ang babalikan po natin, ang karakter ng Panginoon. Ang karakter po ng Panginoon, siya po ay holy and just. Mataas po ang standard niya, pero patas din po ang tingin niya. So sa palagay ko po, sa palagay po ng karamihan, naiintindihan yun ng Panginoon. Diba, nakikita niya na itong mga taong ito, pwedeng wala silang nagawang mali. Itong mga taong ito, pwedeng hindi nila naiintindihan ito. At alam natin na mag-ooperate yung grace ni God. Pero, huwag po nating hayaan yung fact na yun na pigilan tayo. Diba? Tulungan po natin yung ating mga sarili na in every way possible, in every manner possible, mabigay po natin ang mabuting balita, maturo natin sila sa Panginoon, kahit sanggol pa lang po, ituro nyo na sila kay God, magdasal po kayo together, di ba ikaw, Teacher Morris, tatay ka na, ayan, magdasal kayo ng mga anak ninyo, kasi kahit na hindi pa sila matured, kayang buksan ng Panginoon yung kanilang puso at isip, at kikilos siya sa kanilang buhay. Yun po ang pinakamahalaga. Tiwala tayo sa kapangyarihan ng Panginoon at ia-access po natin yung pribilehiyong iyon sa pamamagitan ng pagbabahagi natin ng mabuting balita base po sa buhay na pinapakita natin sa kanila ngayon. Amen. Maraming salamat, Brother Paul, sa pagsagot sa aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan ko po kayo kung nais ninyong mag-volunteer sa Next Gen Ministry, bisitahin lang ang aming Facebook at mag-iwan ng mensahe. Ang Next Gen Service ay nagaganap din tuwing Linggo dito sa CCF Center para sa mga batang edad 4 at hanggang 12. At dyan po, nagtatapos ang Sunday Fast Track
Paalam at God bless.